tayo po'y manalangin. Opo, dakila at mapagpala ang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang panalangin po ng aming ginagalmal Pastor and Time Prophet, beloved of Evangelist Will de Almeida, marami pong salamat, mahal Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi na iba na gawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu na bigalak sa mga puso. At bagong lahat, kami po yung nagpakumbaba, lalo bang lingkod, sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagamakamit, patawari, lubos labis kami nagsisi, at sa aking mga labi, mahala pa ikaw pong maglagay, makataga, dapat bigasin mo sa pangunawa, kaisipan ng bawat napaginig, at patulong kaming sabahan ng iyong kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, unbelieved and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Lord Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman ay hinding-hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, our beloved Mama Dear, at ako'y nagpabot ng pagbatid paggalang sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpala mga baguhan at mga viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin sa ating monitor, mga minamahal, God's sovereignty overrules. God's sovereignty overrules, sa Tagalog, kapangyarihan ng Diyos ay nangingibabaw. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nangingibabaw o God's sovereignty overrules. Medyo mahaba. Pero ang Tagalog niyan, ang kapangyarihan ng Diyos ay nangingibabaw. Basahin po natin ang ating teksto. Kindly. Dito po sa mga Hebreo, 4 talatay 2 at 3, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mga mabuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Sapagkat tayo nagsisampalataya ay nagsipasok sa kapahingaan niyaon, gaya ng sinabi niya. Gaya ng aking sinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsipasok sa aking kapahingaan. Sa mga awit, 119, talatay 133, ganito rin po ang pagkasulat. Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anuman kasamaan. Amen. Palakpakan po muna natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. God's sovereignty overrules, ibig sabihin, kapangyarihan ng Diyos ay nangingibabaw. Dapat kasi merong isang bagay na nangingibabaw na kapangyarihan, mga minamahal, at ang kapangyarihan na ito ay hindi dapat sa kanino man, kundi galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ng ating nabasa, itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita, huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang anumang kasamaan. So ang magtatatag nito, mga minamahal, ay walang iba ang ating pinakamamahal na Hesukristo, at tatatag ang pagsusuguan kung ang kanyang tatanggapin ay sinasabing salita ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi lahat, mga minamahal, ng sinuguan ng salita ng Diyos ay naging matatag. Dahil hindi naman nila naunawaan na ang kapangyarihan ng Diyos ang dapat mangibabaw. Dahil ang tao'y nabubuhay sa kanyang sariling kapangyarihan, sa sariling niyang kakayanan, mga minamahal, nakalimutan niya ang lahat ng yaon ay mayroong hangganan. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, sinasabing walang hangganan. Kaya nga sinabing sovereignty. Pag sinabing sovereignty, mga minamahal, ito'y kapangyarihan. At ang meron nito ay walang iba ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabing kapangyarihan ng Diyos, walang hangganan.
at walang pwede mang mangibabaw pa o magtagumpay sapagkat ang Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon. Sinabi, kailangan itong mangibabaw, kailangan mag-overrule mga minamahal kapag sinugo sa iyo ang kanyang salita. Pero lahat ay sinuguan, datapat ang lahat ay hindi nakinabang. Sabi ng ating nabasa, hindi sila nakinabang, bagamat napakinggan nila ang salita ng Diyos sapagkat walang pananampalataya ang nakapakinig. Kaya kahit mapakinggan mo ang salita ng Diyos, pero wala kang pananampalataya, napakinggan mo ang ketong ko gumaling, wala kang pananampalataya, magkaketong ka, hindi ka gagaling. Kasi nakinig ka ng walang pananampalataya. Hindi mo pinabayaang magibabaw sa'yo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pinabayaan mo ay yung kawalan mo ng iyong pananampalataya. Naintindihan natin. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, nangingibabaw ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita kung ikaw na nakikinig ay merong pananampalataya. At kung meron kang pananampalataya, ang sabi, ikaw ay pupunta sa tinatawag na kapahingahan. Sabi ng ating nabasa sa verse 3 ng Hebreo chapter 4, sapagkat tayong nagsisampalataya ay nagsipasok sa kapahingahan niyaon gaya ng sinasabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya sinuguan ng Diyos ng kanyang salita, dapat mangibabaw ang kapangyarihan ng Diyos, ang pumasok sa kapahingahan ay yung sumampalataya. At yung hindi naman sumampalataya, ang sabi, Diyos pala mismo ang sumumpa at nagsasabing sila ay hindi papasok sa kapahingahan. Kaya nga mapalad, yung sumampalataya sa Diyos, mga minamahan, anuman ang mangyari, hindi nila tinalkuran sa paglilingkod o ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kasi kung magsimula ka lang sa paglilingkod sa Diyos, hanggang simula ka lang, ang gusto mo lang, mga minamahal, ay yung comforting zone na sinasabi o yung magandang kalagayan mo at hindi mo kayang batahin yung mahirap na kalagayan, nagsimula ka lang, hindi mangingibabaw sa iyo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pero kung ikaw ay nagsimula at hindi ka naghanap ng comforting zone, ang mahalaga sa iyo, nakilala mo ang Diyos, pinaglingkuran mo ang mahal na Panginoon, anuman lang mangyari, nagpapatuloy ka na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Papasok ka sa kapahingahang ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Ako palagi kong pinapatuloy yung aking sarili. Sobra na ang kapahingahan ko, mga minamahal. 24 years, mga minamahal, sasalimutan ako. Marami kaming Diyos, mga minamahal. Isilang ka ba namang mahirap, magpapahinga ka? Ang pinakamahirap kong kalagayan nung ako'y mag-aral na, na iniiyakan ko, mga minamahal, bakit? Eh, gigising ka na alas 5 na madaling araw para maghanap buhay. Alas 5, istap ako sa trabaho, mag-prepare, papunta naman sa aking pag-aaral. Alas 12 ng ating gabi, ang dating ko sa aming bahay. Doon pala ako kakain, mga minamahal. Sipin mo, kaya nga sinasabi ko, yung mga nag-aral ngayon, tinatang ko, magkano baon mo? 300 ang baon nila. Eh, samantalang ako, 5 piso ang baon ko. Bakit 5 piso? 250 galing sa bahay namin, papunta sa FEU, mula FEU pabalik sa amin, 250, eksakto, 5 piso. Eh, minsan nga, nawala pa yung 250 ko, mga minamahal, hindi ko alam kung saan ko nailagay. Sa sobrang busy ko, kado drawing. Hindi ko pa alam, nakiusap na lang ako sa driver. Kung pwede sana akong sumakayo, pinayagan naman ako. Di ba? Napapaya ko sa lamesa ko pagka ginawa ko ng drawing namin kasi yung mga mega mall noon wala pa during our times 1987 nung ako'y gumraduate. Meron project na namin yan, yung MRT project na namin yan. I-drawing mo yan na 2 linggo, hindi ka naman basta mag-drawing, gagawa ka pa ng case study. Ibig sabihin noon mag-e-interview ka pa ng mga taong involved sa project para ma-drawing mo, gagawa ka pa ng libro, yun yung tawag doon, case study. Ganun kakapal, mga minamahal. O, di, napakahirap. Eh, mahirap ang buhay mula isinilang hanggang 24 years old ako, mga minamahal, dahil nagkaroon pa ako ng ketong ng 2 taon. Ay, mahirap na buhay yan. Eh, pero ngayon, 35 years na ako mahigit sa mahal na Panginoon, yung 35 years na yon, mga minamahal, sa buhay ko, nang ibabaw ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon.
Yan ang sinasabing God's sovereignty overrule. At mangyayari sa iyo yan kung ikaw ay magpapatuloy. Hindi naman basta-basta naging Kristiyano lang ako, mga minamahan. Hindi naman basta-basta nung nasema ko ng 1989, gumalik na ang keto ko, okay na. Maraming pagsubok sa buhay. Maraming karamdaman pang darating sa iyo. Pero pag pinabayaan mo na ang kapangyarihan ng Diyos ang mangibabaw sa iyo, kahit marami pang karamdaman ang dumating sa iyo, isang araw, gigising kang wala ka ng karamdaman, lutas na ang problema mo, pinagpalak ang lubos ng ating mahal na Panginoon. Eh ang tangi kong masasabi, mga minamahal, sobra na ang biyaya ng aking mahal na Panginoon. 35 years is enough, mga minamahal. Sapat na sa akin yon. Kaya sinasabi ko, wala na akong hihingin pa. Isa na lang ang hinihintay ko, yung pangakong pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya sinasabi ko, kung ako kukunin ng malapit, I am very much ready. Bakit, mga minamahal? Eh, lahat ng pangako ng Diyos na ganap na sa buhay ko. Meron pang isang pangakong kinasasabikan ko, yung baka piling ko ang ating mahal na Panginoon. And that is my only dream for the present time. Yan na lang ang pangarap ko. Ewan ko sa inyo kung ano pang pangarap nyo, mga minamahal. Kasi kung anong meron ako ngayon, masaya na ako. Masaya na ako. Kung meron ako isusuot, isusuot ko. Kung meron ko kakainin, kakainin ko. Kaharapin mo ang problema, kaharapin mo ang problema. Ang mahalaga, nangingibabaw sa'yo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung ito'y mapag-alaman natin, mga minamahal, kinakailangan na natin tanggapin ang katotohanan na sa ating sarili, wala tayong magagawa. Magsumikap ka lang, magsumikap sa sarili mo. Kung ikay nag-aaral, mag-aaral ka lang, mag-aaral. Ang tanong, pagka-graduate mo ba, sigurado bang malusog pa ang iyong katawan kung ang Diyos ay hindi mo pababayaang mangibabaw sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Mangarap ka lang, mangarap, maghanap buhay ka lang, maghanap buhay. Ang tanong, darating at darating ang panibagong taon. Ang taong ito ay maluluma, mga minamahal. Ang panibagong tanong, malusog ka pa ba sa susunod na taon? O papasok ka pa ba sa panibagong taon? Mangyayari yan kung pababayaan mong mangibabaw sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Pero kung ang kapangyarihan mo at kagustuhan mo ang nangingibabaw sa iyo, nangangarap ka lang, nagpapagod ka lang, at pagkatapos gigising kang wala parang katuparan ang lahat ng iyong pangarap. Bakit? Dahil hindi mo pinabayaang mangibabaw sa iyo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya merong sinasabi, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos ay nangingibabaw yan, dapat sa atin yan magsisimula. Huwag mong tignan yung kapwa mo tao. Kasi yung kapwa mo tao, iba ang sistema niya sa buhay. Kagaya ko, mga minamahal, akala nila basta lang gumaling yung karamdaman ko keto, hindi basta-basta yon. Mga minamahal, tama yon, instant healing. Dumalo ko sa gawain. Dumalo ko sa gawain, ha? Pag-uwi ko, magaling na ako. 1989, dumalo ko sa gawain, September 27, pag-uwi ko, nang ako'y maipanalangin, pag-uwi ko, magaling na ako. Totoo namang hindi na bumalik ang aking karamdaman. Pati nga, tagyawat, nahiyang tumubo sa mukha ko. Bakit? Eh, Diyos ang nagpagaling sa akin, kaya pinagsisigawan ko, ako'y dating titongin na pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi basta-basta yon, mga minamahal. Meron akong dapat isakripisyo. Yung business ko sa bunyos, kailangan isakripisyo ko yan. Dahil ako'y nanalangin, mga minamahal, kung babalikan ko pa yung business ko, mawawala ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Kumikita ka nga ng libo-libo, araw-araw, marami ka ngang pera, may ketong ka naman, ang tanong, masaya ka ba? Di ba? Marami ka ngang pera, may cancer ka naman, hindi ka na makalakad, ang tanong, masaya ka ba? Pero kung wala kang lahat, sapat lang na meron ka, nang ibabaw sa'yo ang kapangyarihan ng Diyos, diyan ka magiging masaya. At ang sabi, ito daw ay magmumula sa'yo, sa'yo mismo. Sinasabing, begin with me. Huwag mo tingnan yung kapwa mo sa kanya, ah, pag ito, gumaling to, maglilingkod ako sa Diyos. Ah, hindi yon. Pag ito, pinagpala ito, maglilingkod ako sa Diyos. Huwag mo siya tingnan. Ang tingnan mo, ang sarili mo, pabayaan mong sa'yo magsimula na mangibabaw ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Basa. Dito po sa aklat ng ikalawang kronika, kapitulo 34, ang talatay 27. Sapagkat ang iyong puso ay malumanay,
at ikaw ay nagpakababa sa harap ng Diyos nang iyong marinig ang kanyang mga salita laban sa dakong ito at laban sa mga taga rito. At ikaw ay nagpakababa sa harap ko at hinapak mo ang iyong suot at umiyak sa harap ko. Dininig naman kita, sabi ng Panginoon. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kapitulo 13, ang talatay 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Begin with me. Ang ibig sabihin, ang pangibabaw ng kapangyarihan ng Diyos, huwag mong titignan yan sa iba. Tignan mo yan sa sarili mo. Pabayaan mong sa'yo yan magsimula. Paano magsisimula sa'yo? Sabi ng ating nabasa, sapagkat ang iyong puso ay malumanay at ikaw ay nagpakababa sa harap ng Diyos na iyong narinig ang kanyang mga salita. Ang sabi rito, mga minamahal, dinig naman kita, sabi ng Panginoon. So, paano magsisimula sa'yo? Kinakailangang maging malumanay ka sa harap ng Diyos. Kinakailangang magpakababa ka sa harap ng ating mahal na Panginoon. Pag nagawa mo yan, mga minamahal, ang sabi, didinggin ka ng mahal na Panginoon. Magsisimula na sa iyong mangibabaw ang kapangyarihan ng Diyos. Pero kapag ikaw ay nasa sarili mo rin pagkatao, walang mangingibabaw na kapangyarihan ng Diyos. Pinapanatili mong ikaw ang mangibabaw sa kapangyarihan ng Diyos, which it cannot be. Hindi pwedeng mangyari yon, mga minamahal. Kahit sino man, mga minamahal, hindi pwedeng mag-overpower sa kapangyarihan ng Diyos. Pero ang Diyos pwedeng mag-overpower sa lahat ng kapangyarihan. Kaya sabi ng ating nabasa, magsisimula sa iyo yan pag natuto kang magpakubaba at maging malumanay sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sabi, siyasatin mo ang iyong sarili. Ating nabasa, 2 Corinthians chapter 13, verse 5, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, siyasatin ninyo ang iyong sarili kung kayo'y nangah sa pananampalataya. Subukin ninyo ang iyong sarili. Hindi ba ganyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. So magsisimula sa'yo, mangibabaw ang kapangyarihan ng Diyos, pagkatapos mong magkumbaba at maging malumanay, sabi ng ating nabasa, search yourself. Ang siyasatin mo yung sarili. Huwag mong tignan yung problema ng kapwa mo. Ang tignan mo ang iyong sarili. Sabi ng ating nabasa, siyasatin mo ang iyong sarili. Subukin mo ang iyong sarili kung ikaw ay nasa pananampalataya pa. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Sabi, hindi mo ba nalalaman si Kristo ay nasa iyo? Ang nasa iyo pala ay Diyos. Yung Diyos na ang kanyang kapangyarihan ay nangingibabaw na gusto niyang magsimula sa iyo mismo at hindi sa ibang tao. Ang sabi sa last phrase, maliban na lamang kung ikaw ay itinakwil na. Kung ikaw ay itinakwil na, hindi ka marunong magsiyasat sa iyong sarili. Ang tinitignan mo yung iba, turo ka ng turo sa iba, samantalang ikaw, wala ka ngang Espiritu ng Diyos. Wala nga sa iyo si Kristo. Kaya sinasabi, subukan mo yung sarili, siyasatin mo yung sarili kung si Kristo ay nasa iyo, maliban na lamang kung ikaw ay itinakwil na. Kaya yung itinakwil, wala kang makitang Espiritu ng Diyos sa kanya. Hindi magsimula sa kanyang mangibabaw ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Kasi ang palagi niyang sinisiyasat, yung mali ng kanyang iba o yung mali ng iba. Pero pag humarap siya sa salamin, ang makikita naman ay yung kanyang sariling pagkakamali na hindi niya kayang tanggapin. Yun ang dahilan, mga minamahal, kung bakit maraming Kristiyanong nawawala sa mahal na Panginoon. Ang tinitignan yung mali ng iba. Pero pag yung kanyang sarili ang tinignan niya, mas marami siyang mali kaysa sa iba. Naintindihan natin? Kaya hindi magsimula ang mangibabaw ang kapangyarihan ng Diyos. Napakinggan lang niya, pinagpala na, gumaling na ang karamdaman. Siya hanggang ngayon may karamdaman pa rin. Pinagpala na,
iba't ibang bahay na, may mga sasakyan niya, siya hanggang ngayon, wala pa rin. Bakit? Eh, hindi niya siniyasat yung kanyang sarili. Yung iba naman, mga minamahal, nakontento na sa kanilang kalagayan. Isa nating kapatiran, di ba naikwento ko na sa inyo? Nagtataka ko, isang araw, merong dumating doon sa Amoranto. Meron siyang hawak na pera, isang dangkal, parang teks lang hawak niya, tag-1,000. Lahat na nakaluhod doon, pinag-aabot na kami ng tag-1,000. Pati yung galing sa Japan, inabutan na 1,000. Sabi ko, sino ba to? Nung matapos ang service, sabi ako mag-preach. Hindi ako nakipag-usap sa kanila. Matapos ang service, tinanong ko, sino ba yung bakit namigay na 1,000? Pati yung kasama natin kagagaling sa Japan, binigay na 1,000. Sabi nung kausap ko, alam mo, Brad, yan yung indigent nating kapatiran. Humihingi lang siya ng pamasahe. Pag hingi siya ng pamasahe, nakita niya yung haba sa Amoranto, ang haba ng pila. Siya daw ay nanalangin. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, ayoko ng ganyan. Ayoko nang ako ay pipila para maghingi ng pamasahe. Ang gusto ko, pupunta ako sa Amoranto, ako ang magbibigay ng pagpapala. Yun ang panalangin niya, mga minamahal. Sa madalit salita, nahinog na siya bilang Kristiyano, kailangan bumalik na sa pamilya niya, e taga-Palawan siya, mga minamahal. Pumunta siya ng Divisoria, bumili siya ng noodles, marami yung kanyang binili. Pagdating doon sa kanila, mga minamahal, nakita nung kanyang mga kababayan doon, binili yung noodles niya. Binigyan siya ngayon ng wisdom ng mahal na Panginoon. Anong wisdom ang binigay sa kanya? Pwede pala siyang magnegosyo ng noodles. Kaya nagkaroon siya ng supplier mula sa Divisoria, mga minamahal, ipinapadala sa kanila, siya ngayon ang pinakamalakas na distributor ng noodles doon, mga minamahal, sa Palawan. Hindi niya malilimutan ang Amoranto. Dito siya tinawag ng mahal na Panginoon at dito nagsimula, mga minamahal, ang kapangyarihan ng Diyos ay sumakan niya. Kaya nung siya'y pinagpala niya, binilikan niya yung Amoranto, mga minamahal, lahat na makita niya, bigyan niya tag-1,000. At tingnan niyo ha, yung ibang nabigyan, hinahanap nila yung brother. Saan ba yung brother na bibigay ng tag-1,000 dito? Ang hinahanap yung brother nagbibigay ng 1,000. Paano mangingibabaw ang kapangyarihan ng Diyos? Kaya hinanap po yung brother na nagbigay ng 1,000. Dapat ang hinanap nila yung Diyos na humipo sa brother para mangbigay ng 1,000. Ay, yung iba kasi tumitingin doon sa nagbibigay sa kanila. Diba? Ang tinitignan lang yung nagbibigay sa kanila. Eh, yung nagbibigay sa inyo, hanggang dyan lang yan. Sa susunod na araw, pag sinabi ng Diyos, masyado ka nang na-idol. Ibababa na kita. Wala ka nang ibibigay. Pag wala nang maibigay, daan-daan na lang pa. Isbit-isbit pa. Hindi ba? Kaya umasa na lamang na palaging bibigyan. Samantalang kung umasa ka palang ikaw ang magbibigay, sasaibabaw ang kapangyarihan ng Diyos sa'yo at ikaw ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ang pagpapalang yan, sa'yo magsisimula. Hindi sa ibang tao, sa'yo yan magsisimula. Sinasabing, begin with me. At magaganap yan pag meron tayong sinasabing true fear in the Lord. O, yan yung message ng ating beloved minister, Phil, nung last Friday, overnight prayer natin. Sinasabing true fear in the Lord o tunay na takot sa Panginoon. Iba kasi yung sinasabi natin may takot tayo sa Panginoon. Iba yung tunay, totoong takot sa ating mahal na Panginoon. Basa. Dito po sa aklat ng awit, Kapitulo 86, versikulo 11. Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, versikulo 10, tapos 12. Ngayon, Israel, ano hinihingi sa inyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa kanyang mga daan, ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. True fear in the Lord, mga minamahal, para ang kapangyarihan ng Diyos ay manatiling nangingibabaw sa atin. Marami nagsasabi, oh, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos, takot ako dyan sa'yo, ako hindi takot. Hindi ba? O takot ako sa pangalan ng Panginoon, huwag mo lang banggitin, sa'yo lang naman ako hindi takot eh.
Iba yung sinasabi nating takot tayo. Iba yung totoong tunay na tayo'y may takot sa Panginoon. Ano ba yung tunay na takot sa Panginoon para ang kapangyarihan ng Diyos ay mangibabaw sa atin? Sabi ng ating nabasa, Psalms 86 verse 11, ituro mo sa akin ang iyong daan, o Panginoon, lalakad ako sa iyong katotohanan, ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Yung palang tunay na takot sa Diyos, mga minamahal, hinihingi mo sa Panginoon ang daan na dapat mong lakaran. Hindi ikaw ang namimili. Lahat magsabi ng praise the Lord. Marami kami Kristiyano, sila ang namimili ng dadaanan nila, mga minamahal. Tapos sabihin, takot daw sa Panginoon. Pag ang taong pumili ng kanyang lalakaran, pinipili niya yung maluwag na daanan. Hindi ba? Maluwag na daanan patungo sa kapamakan. Hindi nila pinipili yung makipot na daanan, sinasabing narrow way, pero patungo naman sa kaharian ng langit. Sabi, yun doon na daw napakatakot sa Panginoon, hinihingi niyang ituro ng Diyos ang daan ng kanyang lalakaran. At ang sabi, lumalakad siya sa katotohanan. At ang sabi, mga minamahal, gusto ng kanyang puso na ilakip ang pagkatakot sa Panginoon sa kanyang pangalan. Dapat pala nasa puso natin yan. Wala sa nguso, nasa puso, mga minamahal. Pag sinabi natin, takot tayo sa Panginoon, nanggaling yan sa ating puso. Dahil galing sa ating puso, ang pinipili nating lakaran, ang daan na itinuturo ng ating mahal na Panginoon. Balik tayo sa buhay ng ating beloved Perez in the Lord. Ang ating bang beloved Perez in the Lord ay naging tinatawag na victorious shepherd of our soul sa ganun na lamang paraan. Hindi basta-basta, mga minamahal. Hindi basta-basta. Sila'y naging tagapangalaga o pastol natin bilang kanilang mga tupa, mga minamahal, bilang mga anak sa pananampalataya. Hindi basta-basta naging matagumpay ang banal na iglesia. Bakit, mga minamahal? Mula sa simula sa pagkatawag ng mahal na Panginoon, 15 years na kahirapan. Kaya paulit-ulit nating sinasabi, maraming gustong maging mga aral, mga hiring pastor, mga minamahal, mga sinasabi nating mga evangelist. Hanggang doon lang, mga minamahal. Pero ang ating beloved Perez in the Lord, kahit 5, walang nag-hire sa kanila. Bakit? Dahil tinawag silang totoo ng ating mahal na Panginoon. Dahil Diyos ang tumawag, mga minamahal, mula sa pagkatawag, 15 years na pagsubok. Isipin mo, 15 years na pagsubok? Maraming Kristiyano, isang araw lang na pagsubok, wala na siya gawain. Tapos itutor, hindi, kaya ayaw ko nang dumulo, natisod ako dyan eh. Kanino ka natisod? Sa malala ko sa ratan, ang ating pinakamalapit sa Kristo, mga minamahal, He is the cornerstone. Cornerstone, batong panulok na kinatutisuran, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon. Kung ikaw pala isinilang sa panahon ng ating mahal na Panginoon, una ka rin natisod, kagaya ng iba, mga minamahal. Dahil nakita na lang ating mahal na Panginoon, isang mahirap na pamilya. Ang tatay ay si Joseph, ang nanay ay si Maria, ang hanap buhay ng tatay niya na si Joseph, karpintero. Kaya lumaki rin siyang karpintero. Nung siya'y malaki na, bigla siyang nangaral, sinasabi niya, isinugo siya ng kanyang amang nasa langit, ang kumain ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Lahat na nakarinig, natisod. Sabi ng balada ko sa tan, nawala lahat ang kanyang followers. Ang natira lang ay 12. Sabi ng ating malapanong kay Pedro, Pedro, gusto mo rin tumalikod? Sabi ni Pedro, hindi Panginoon, sapagkat ikaw ang nagbibigay buhay. Sabi ng ating malapanong, hindi baga Pedro, ako ang pumili sa inyong 12 at ang isa sa inyo ay Judas. Pinili na yung 12 sa pagkapili, meron pang isang Judas, si Judas Iscariote. Bakit, mga minamahal? Dahil sa salita ng Diyos na tisod, ang mga mananampalataya, mga minamahan. Sabi mo, ayoko nang dumalo kasi natisod ako dyan eh. Hindi binigay yung tubo ko. Hindi binayaran yung utang sa akin. Hindi ba? Natisod ka sa sarili mo.
huwag ka na magturo. Dahil pagdating ng judgment, hindi naman sasabihin ng mga penon, ikaw exempted ka sa impyerno kasi natisod ka. Hindi naman sasabihin. Sa judgment, titignan lang mahal na Panginoon kung nangibabaw ba sa'yo ang kanyang kapangyarihan. Kung nangibabaw sa'yo ang kanyang kapangyarihan, nagmula yan sa'yo. Dahil nagmula yan sa'yo, may takot ka. Mula sa puso, may takot ka sa ating mahal na Panginoon. Dahil may takot ka sa mahal na Panginoon, lumalakad ka sa daan ng Panginoon, lumalakip ka sa kanyang salita. Dahil dyan, kahit sino pang katisuran nasa harapan mo, hindi ka matitisod ang nasa iyo, ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag ito'y naganap, mga minamahal, meron tayong sinasabing in God's presence o sa presensya ng Diyos. Ano ang meron tayo sa presensya ng Diyos, mga minamahal? Pero meron akong gustong ikwento sa inyo. Kunin ko lang ng 3 minutes, mga minamahal. May kaugnayan sa atin. Alam niyo, sa isang tribo, yung kanilang pinaka-leader, isang matapang na mga ngaso. Meron siyang assistant, mga minamahal. Minsan, paglabas nila sa gubat, nakasalubong nila isang mabangis na hayop, mga minamahal, sa kanilang pakikipagbaka doon sa hayop, yung pinakapinuno, naputol, mga minamahal, yung kanyang hinlalaki. Yung dalili niya sa hinlalaki. Itong assistant, mga minamahal, mailig siya sa salitang, God is good all the time. Hindi, sabi niya doon sa assistant niya, nadisgrasya yung aking kamay. Sabi ng assistant, oh, sir, God is good all the time. Hindi kumibo yung kanyang leader, pero pagdating nila doon sa kanilang tribo, mga minamahal, pinakulong siya. Nung siya'y pinakulong, mga minamahal, galit na galit yung leader nila, God is good all the time. Sinasabi ko siya, inaputulan akong dadali, sasabi mo sa akin, God is good all the time. Ikulong yan. Nung kinulong, sabi niya, God is good all the time. Ay, di lalong nainis yung leader. Nakakulong na, God is good all the time. Ang ginawa ng leader, nagpagaling. Nung magaling na, nangaso uli sila. Ang problema, napunta sila sa lugar ng mga cannibals. Ano lugar ng cannibals? Yun naman yung mga tribong kumakain ng tao, mga minamahan. Nung sila'y bakubkub na, lahat ng kasama niya, mga minamahal, niluto sa malaking kawa. Kasi feast pala nila yon, festival nila. Dahil binugang buwan, mag-aalay sila sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya pala, nag-hunting sila ng mga tao at pagkatapos yung dugunon, iaalay nila at kakainin nila yung laman, mga minamahal. So pagdating sa hari, dahil yun ang i-open nila, chinek yung hari, sabi nung leader ng cannibal, hindi pwedeng ialay ito. Hindi pwedeng ialay. Bakit? Hindi siya perpekto, kulang ng daliri. Ay, hindi perpekto, kulang ng daliri. Hindi na ialay, nakauwi siya, mga minamahal. Nakauwi siya. Binalikan niya yung kanyang alalay na pinakulong niya. Naniwala na ako sa iyo. God is good all the time. Eh, bakit po? Sandali lang, mamaya na kayo pumalakpak. Hindi pa ako tapos magkwento eh. Sabi niya, bakit po? Eh, kasi mabuti lang naputol yung kamay ko. Tama ka, God is good all the time. Eh, nasa po yung makasama niya? Wala na, niluto lahat ng cannibal. Eh, bakit kayo? Hindi kayo niluto. Eh, kulang ako ng daliri. Kailangan pala, perpekto yung kanilang lulutuin. Pero ang tanong ko sa'yo, bakit nung pinakulong kita, wala ka namang kasalanan? Sinabi mo lang, God is good all the time. Bakit ang sabi mo rin, God is good all the time? Eh, tama naman po, God is good all the time. Bakit? Eh, kasi kung hindi nyo ako kinulong, isasama nyo rin naman ako sa hunting. Eh, kung sinama nyo ako sa hunting, kasama akong naluto ng mga kaniba. Eh, kasi kompleto siya. Eh, pinakulong nyo ako rito, God is good all the time. Pumapalak pa kayo, naintindihan nyo ba yung kwento ko? Paano nyo re-reflect sa buhay nyo, mga minamahal? Kung God is good all the time, ang kapangyarihan ng Diyos ay mangingibabaw sa bawat isa, ang ibig sabihin niyan, ano mang mangyari, wala kang katitisuran. Magpapatuloy tayong pabayaan natin sa ating buhay ay mangingibabaw ang kapangyarihan ng Diyos. And lastly, finally, meron tayong sinasabing in God's presence o sa presensya ng Diyos o sa harapan ng Panginoon.
ano ang meron sa harapan ng Panginoon o sa presensya ng Diyos. Last verse, maghanda ating magpaawit mga manugtog. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 16, ang versikulo po ay 11. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak sa ating last verse. Lahat magsabi ng praise the Lord. In God's presence, ano ang meron sa harapan ng Panginoon o sa presensya ng Diyos? Sabi ng ating nabasa, ang Diyos ang magtuturo sa atin sa landas ng buhay. Dahil ang kapangyarihan doon ay manging ibabaw sa atin, mga minamahal, siguradong meron tayong landas ng buhay, hindi landas ng kapamakan. Dahil sa harapan ng Diyos ay merong sinasabing landas ng buhay. Ang sabi, nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Ano man ang mangyari, walang kalungkutan para sa iyo. Dahil nang ibabaw sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, meron kang palaging kagalakan, ang palagi mong sasabihin sa pagsubok man o sa hindi pagsubok, sa kahirapan o kasaganahan, sa pag-iyak o sa kagalakan, ang sasabihin mo pa rin, God is good all the time. Iyan ang nasa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating nabasa, sa iyong kanan ay may kasayahan magpakailanman. Ang ibig sabihin, ang kasiyahan mo, hindi pang sadaling panahon, magpakailanman. Hanggang sa pagbalik ng mahal na Panginoon, sasalubong kang may saya sapagkat nasa iyo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Kung meron kayong mga dalang baguhan at sila ngayon ay nasa inyong masasayang sa labas, nasa garage, nasa left and right, nasa likod, kung gusto nila ang kapangyarihan ng Diyos ay makibabaw sa kanilang buhay, habang tayo umaawit, dali niyo sila sa harapan. Hallelujah. Biyaya ng Diyos ay suktulan para sa atin. Sinasabi ko nga sa aking sarili, 35 years, sapat at sobra pang biyaya ng Diyos. Hallelujah.
ating karumihan. Hallelujah. Inibig tayo ng ating mahal ng Panginoon. Pag-ibig na di kaya magpasa. Hallelujah.
purihin ang mabait na Diyos sa langit. Hallelujah. Salamat sa ating kapalang Diyos. Praise God. Hallelujah. There is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There is Jesus. Hallelujah. Sa ating mga baguhan, tunay po na kayo po ay pinagpala sa araw na ito. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagdala sa inyo dito sa tunay na at banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Kaya kayo mismo ay saksi kung paano kumikilos ang kamay ng ating dakilang Diyos sa bawat mananampalataya. Inyo po napakinggan ang mga kamangha-manghang bagay. Tanda lamang ito pagsasakatuparan ayon sa isinasaad sa banal na kasulatan. Kayo't kung inyo pong tanggapin ang ating dakilang Diyos, kayo rin po ay pagpapalain. Isuko nyo ang iyong sarili. Amen. Praise God. Kaya't narito ang apat na reglamento ng kaligtasan upang mabuksan ang mga pagpapala sa langit at kayo rin po ay pagpalain. Una ay ang pananampalataya. Na kinakailangan manampalataya kang may nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit, nagpakilala bilang tao at namatay, ipinako sa krus ang alang sa kaligtasan ng buong mundo at muling nabuhay upang patunayan na may nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang pangalawa ay ang pagsisisi, na ito po ay marapat natin pagsisihan ng taus-puso ang ating mga pagkakamali, pagkakasala sa panahon na nakita ito ng ating dakilang Diyos na tunay mga magbago, maging banal sa kanyang banal na harapan. Ikaw rin ay tutulungan ng ating dakilang Diyos. Ang pangatlong reglamento ay ang bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Ayon sa gawa, dos 38, yung magsisi at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin nyo ang kaloob na Espiritu Santo. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Sa panahon ng inyong pagdadalo ng pagdadalo at sinusunod nyo ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, ang bautismo na ay tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, ito rin po ay darating sa inyo sa tagdang panahon. Kaya sa ating mga baguhan, pakitaas po ng ating mga kamay, tanda po ng pagsuko sa ating dakilang Diyos. Sundan niyo po ako sa maikling panalangin. Dakila Ama, Diyos na magkapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po isang taong makasalanan. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo. Wala nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi pa ako ng kapatawaran sa iyo, Ama.
Tinatanggap kita ngayon bilang sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, maglilingkod na po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal ng Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Ugasan mo po ako ng iyong banal ng dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Amen and amen. Kami na po ang mananalangin para sa inyo. Mapagpala po namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangunat panalangin ng unbelieved parents in the Lord, your in-time prophet, O God. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa mga kaluluwang ito na taos pusong tumatanggap sa iyo. Dalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ito, mahal na Panginoon. Isulat mo pang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa, at sa katotohanan. Ito na rin po ang kanilang unang paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Itong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, we pray in Jesus' name. In Jesus' name. Kaya sa ating mga minamahal na mga baguhan, naway huwag niyo pong lisanin ito, ang lugar na ito na hindi niyo pong nagawa ang pangatlong reglamento, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Hesus Kristo, upang kayo man din ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Kaya atin na pong tinatawagan ang ating beloved preacher Benedict for Life para sa ating preacher for the sick. God bless you. Beloved hope, my beloved co-preacher. Mga minor, tayo po dadako po sa ating mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos, ang lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay manalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Dakilang Diyos, ang mga banal, sa pangalan ng mga pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una't panalangin po namin po minamahal, ginagalan, pastor at Evangelista Willis Adalmida, mahal na Panginoon, kami po Diyos ay lumalapit sa iyo, dumudulog sa taon ng biyaya. Humingi kami Diyos ng kahabagan sa mga kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasala, sa mga pagsalangsang sa iyong banalang kalooban. Patawain po ang bautis sa amin, mahal na Panginoon, at patuloy namin din langin o Diyos ang kalakasan, kalusugan at mahabang buhay ng aming po minamahal na Ebanghelista, mahal na Panginoon, patuloy mo siya, mahal na Panginoon, pag-ingatan ng sampu ng kalamamal sa buhay, O Diyos, pagpalain mo, mahal na Panginoon, maging sa lahat ng aming mga minamahal na mga kapatiran, na nakikita mo, O Diyos, ang lahat ng kalamang pangailangan, mga kahilingan sa iyo, Diyos, tugon mo po, mahal na Panginoon, ang lahat ng kalamang kahilingan sa iyo, sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, mga minamahal. Ipatong po natin ating mga kanang kamay sa ating mga ulo, at yung kaliwang kamay, ilagay po natin doon sa bahagi kung saan nandun yung kalamdaman. Kung ito problema, itaas na lamang po ang dalawang kamay. At sama-sama po tayong manalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Sama-sama natin palayasin ang lahat ng masamang espiritu. Hallelujah, hallelujah. Upang pagpala ng aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang panlangin na aming pong minamahal at ginagal na Pastor, aming sama-samang pinapalayas lahat ng uri ng kalamdaman, mga problema malutas sa pangalan ng Jesus, mga demonyo ng kalamdaman katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyze, high blood, cast out in Jesus' name, hallelujah, be healed in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, demons of carnality, pride, been glory, cast out in Jesus' name, hallelujah, mga kahirapan, lamayas ka sa pangalan ni Jesus, hallelujah, mga kahinaan, cast out in Jesus' name, hallelujah, be blessed in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taos puso pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, na yung masamang espiritu na pinalayas po natin, na ito po ay hindi na po babalik, tayo po ay sumigaw ng tatlong beses ng hallelujah, praise the Lord, kasabay po ang paglokso, sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ating pong palakpakan ng malakas ang ating pong dakilang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord! Amen. Mga minamahal, tayo po ituloy-tuloy po sa ating balagawain. Tayo naman po dadako sa mga announcement. Aking binibigay ang buong pagkataon sa ating mahal na kapatid,
beloved brother Bobby. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Minsan na pa pumbigyan natin ng malakas sa palakpak, papurit pagsamba ang ating dakilang Diyos. Amen. Thank you, dear Jesus. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved brother Ben. Amen. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo naman po ay darako. Minsanan pa sa pagbibigay, amen, ang ating pong mga ipagkakaloob, ito po ay direkta nating magagamit at mapupunta, amen, sa ating mga sinasagawang pag-iipon. Amen. Ang mga patuloy na konstruksyon, amen, mga pasilidad po nating tayo rin naman po ang nakikinabang, amen, dito sa ating bahay-sambahan sa dako po ng Marilao. At upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob, amen, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Noel, amen, para ipanalangin po ang ating mga ibibigay. Amen. Thank you, dear Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved Bobby. Mga mahal, tayo manalangin sa ating special offering. Hallelujah. Una kilo Diyos sa mamanala at pinakamala po ni Jesus sa pangungunat na langit aming binamahal at ginagala yung mga ilista, milista na alamin tayo, prophet of the living God, na kilo Diyos. Narito malapano yung mga anak, magkakalob ng aming special offering, malapano. Basbasan mo ito, Diyos, pagpalain mo, malapano. Ano mga kakalob sa iyo, malapano, para sa iyo manalagawain. Ibalik mo ito, malang sapat na sili na kalalagyan na kilo Diyos. Magisi yung mga anak, malapano. Sa kailang mga pangako mo, simple Diyos, malapano. Pagkalob mo sa iyo, mga anak, magamit mo sa iyo manalagawain. Pagpalain mo kami, mahal po ito, ito sabot panalangin sa matamis at mga pangyarihan pangalan ni Jesus. And praise the Lord. Hallelujah. Nagalay ng papuri, naranasan ko ang pagpapalain.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. God bless you po sa lahat ng ating beloved brethren na tapat at masayang nagkaloob para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang ating dakilang Diyos na buhay, ang magbalik po sa inyo ng makalibong beses. Amen. Para naman po sa ating mga beloved kapatiran na nandito po para sa inyo pong patuloy na pagbibigay, amen, ng inyong mga vows, sa inyong mga pledges, yan po ay maaari nyo rin pong i-turn over, amen, ibigay sa ating beloved Sister Chat, amen, sa ating beloved Sister Ami. Sila po ay mga naatasan din po upang tumanggap or mag-receive po ng inyo pong vows and pledges. Amen. May table po sila dyan sa ating entrance upang madali nyo rin po silang makita at makilala. Amen. At gayon din po, sa ating mga beloved brethren, saan man po kayo dako naroroon at nais rin po maging kabahagi ng ating mga isinasagawang konstruksyon, ng ating mga proyekto, kayo man din po ay maaaring makibahagi. Ang cellphone number po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louis Angeles, ay nasa screen nyo po ngayon. Maaari nyo pong kontakin, tawagan, or i-text ang ating beloved ordained preacher upang may paliwanag po nila yung mga pangunahing pangailangan, yung mga sunod-sunod po nating mga proyekto, at higit sa lahat yung tamang proseso kung paano po kayo maaaring makibahagi. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po'y tuloy-tuloy na sa ating pinagpalang banalagawain. Tayo po'y darako sa ating mga announcement, ang ating schedule of services. Tayo po'y nagbibigay ng pinakamataas na papupuri, papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa loob po ng isang linggo, tayo po'y nakakapagsagawa ng tatlong beses na banalagawain. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang ating midweek service po, tayo ay nakakapagsagawa tuwing Wednesday, araw ng Miyerkules. Tayo po ay nagsisimula ng alas 2 ng hapon at matatapos po tayo na hanggang alas 6:30 ng gabi. Ang atin naman pong overnight prayer meeting, amen, tuwing Biyernes po tayo ay nagsisimula ng alas 10 ng gabi at matatapos po tayo ng alas 4 ng madaling araw. Amen. Ang ating Sunday general service, katulad po ngayon, araw ng Linggo, kaninang umaga ng alas 10, tayo po ay nagsimula at matatapos ng ganitong oras, alas 4, minsan yung maabot tayo hanggang alas 4:30 ng hapon. Amen. Sa ating po mga beloved kababayan na ngayon pa lamang po nakatunghay ng ating pinagpalang live webcast, kayo man din po ay maaaring dumalo. Inaanyayahan po namin kayo, kayo po'y tumungo, kayo may magpunta. Sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga araw po na nabanggit, ang ating banal na gawain ay matatagpuan sa ating bahay-sambahan, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach. Tayo po ay matatagpuan sa Team Mendoza Street, Barangay Saug, Marilao, Bulacan. Amen. Sa mundo naman po ng radyo, tayo po ay araw-araw na papahinggan mula araw ng Lunes hanggang Sabado. Ang ating programa, The Jesus Miracle Hour, ay patuloy na papahinggan sa stasyon ng radyo, DZME 1530 kHz AM band, alas 11 po ng gabi at matatapos naman po tayo ng alas 12 ng madaling araw. Para po sa ating patuloy na TV program, tayo po patuloy na umi-air at napapanood sa PTV Channel 4. Every Saturday naman po yan, araw ng Sabado, alas 10:30 ng gabi at matatapos po tayo ng alas 12 ng madaling araw. Amen. Para po sa ating mga social media accounts kung saan po tayo napapanood live, katulad po ngayon, ang ating banal na gawain ay napapanood po sa ating YouTube channel, sa ating Facebook account, sa ating Facebook page. Ang ating YouTube channel, JMCIM Marilao. Ang ating pong Facebook page, JMCIM Marilao. Minsan na po palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Amen. At sa ating pong pagpapatuloy, atin din pong ina-announce ang ating nalalapit na Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Amen. Ito po ay gaganapin sa October 27, 2024 sa Moranto Sports Complex po ang ating venue. Magsisimula tayo ng alas 10 ng umaga onwards. Muli, ang ating Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary ay sa darating na October 27, 2024 sa Moranto Sports Complex. Amen. At ang bawat isa ay inaasahan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na mag-alay ng taimtim na pag-aayuno at pananalangin upang sa ikatadagumpay po na ating event sa darating noong October 27 sa ating pumabilabid brethren. Kayo man din po ay maaaring makibahagi sa ating mga sinasagawang mga pag-aayuno. Amen. Dito po sa ating bahay-sambahan, sa mga mag-aayuno pa po, yung ating pong bahay-sambahan ay open. Magdala na lamang po kayo ng inyong pong mga pangangailangan
Kung may tent, banig, folding bed, electric fan na magagamit po sa ating pag-aayuno, pwede niyo po yung dalhin at sama-sama po tayong manalangin sa ikatatagumpay po ng ating Victorious Talipaw Peace Mission. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at muli pinapaalala po sa ating paglabas mamaya. Dahan-dahan lang po yung ating pagpapatakbo ng mga sasakyan. Amen. Lalo na po sa bandang highway po, sa MacArthur Highway. Nandun din po ang ating mga beloved marshals, ang ating mga beloved security force po natin upang mag-alalay. Amen. Upang i-assist po kayo. Kaya po, sundin po natin yung mga instructions na binibigay po nila kung saan po yung tamang tawiran. Amen. Doon po yung ating susundan. Amen. Ganyan din po kung kailan po tayo mag-stop, kung kailan po tayo mag-go. Amen. Nag-uukol po at sila ng oras para dyan po. Kaya po, sundan po natin yung mga instructions na binibigay po nila. Amen. At sa ating pagtatapos, tayo rin po ay nagpapaabot ng pagbati, amen, ng happy birthday sa mga sumusunod po nating mga beloved brethren, sa ating beloved sister Micah Zoreta, amen, ganyan din sa ating beloved sister Chat Olesco. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon ng pagbati po ng maligayang kaarawan ay nagmumula po sa ating beloved honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeda, amen, at bumubuo po ng beloved Almeda family, gayon din ang bumubuo ng Marilao Brethren ay nagpapaabot po. Gayon na rin sa lahat ng ating beloved brethren ay nagdaraos po ng kanilang kaarawan ngayon sa mga susunod pang araw. Muli ang ating pagbati po ng happy birthday. At special announcement na rin po sa lahat po ng ating beloved children's choir, amen, na nasa 9 years old pataas na po. Muli sa lahat ng ating beloved children's choir na may edad 9 years old pataas, kayo po ay may meeting after po ng ating banal na gawain. Amen. Minsan napapumbigyan natin na malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Thank you, dear Jesus. At dyan po nagtatapos ang ating pinagpalang banal na gawain sa hapong ito. Amen. At para po sa ating closing prayer, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Amen. Sa ating beloved brother Ferdy. Amen. Upang ipanalangin po ang ating pagtatapos. Amen. Thank you, dear Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, brother Bobby Aceros. Tayo po yung manalangin sa pagtatapos. O dakilang magpala namin Diyos sa pangyarihan sa lahat ng mabanal na kami pinagpupuri na gwalhati dumadakila sa indakilang banal na pangalan ng Panginoon sa unang dalangin ng mahal Pastor Wilde Estrada Almeda sa tagumpay ng banal na gawain sa manatapos ng banal na gawain ng mahal Panginoon sa pagkilos no, sa bawat yugto ng banal na gawain ng mahal Panginoon sa matamis at banal presensya na pinapadamo sa bawat sa amin na tunay ikaw ay aming kasama mahal Panginoon Jesus. Salamat po mahal Panginoon Jesus sa ebanghelyo ng kaligtasan namin na pakinggan na tunay na kalakasan namin sa pagsunod sa iyo mahal Panginoon Jesus. Dalangin namin di sa iyo mahal Panginoon Jesus ang pasilidad na ang ginagalang na mahal Pastor Wilde Estrada Almeda mahal Panginoon na iyan po mahal Panginoon pag-ingatan mo mamang pawid na gumagawa po dyan mahal Panginoon isuplay mo lahat mga bawat pledges na tapat na nagbibigay sa iyo, mahal Panginoon. Sa aming pag-uwi, mahal Panginoon Jesus, kaya magabay patnubay, mag-ingat sa aming, mahal Panginoon Jesus. Sumami ang matamis na presensya mo, mahal Panginoon. Pag-ingatan niyo mo kami, mahal Panginoon. Layo kami sa kunad disklasya, mahal Panginoon. Muli mo kami ibalik sa sinod na banal gawain na taglay kalakasan, kalusugan, mahal Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon.